5:30 in the morning. Andito tayo sa Buguey, Cagayan. Ito po yung tulay ng Buguey, papasok ng Buguey. So ito po yung ilog natin, Buguey Lagoon. Maulap po ngayon eh. So ito po siya. Pag pumasok ka sa Buguey, kapag dinerekyo mo itong kalsada na to, papunta yan sa ano, dagat, dire-direkyo. So kailangan mong kumanan papunta naman sa ano yan, sa public market munisipyo, or pagkaliwa papunta ka sa barangay Kabaritan. So may highway din doon papuntang Apari, dire-direkyo along the seashore. So pag dinerekyo mo po to, dagat, puntang Batanes. Buguey Lagoon. Palabas ng highway papunta sa Pattaw, Barangay Pattaw. Ang Barangay Pattaw, yun po yung highway papuntang Apari kung pupunta ka ng east. Ay, west, papuntang Apari. Tapos, or pag di ka na diretso sa Apari, pwede kang lumiko maliwa sa Dugo or Kamalanyugan, papuntang Manila na po yun. So kung gusto mo naman pumunta sa Santa Ana, diretso lang po to. Pagdating sa Pattaw, Barangay Pattaw, intersection ng Pattaw or junction papuntang Santa Ana. So yun, yan po yung Sierra Madre, oh. Mga bundok na yan, maliliit, hindi masyadong kita. So yun, mga ibon. Ito yun ano, public market ng mga isda, ipon, crabs. Yan, pinagmamalaki ng Buguey, Sugbo. Kasi madaming nakakuha dito na mga anisda. Madaming kispan po dito. Kaso nga lang hindi well developed. May malaking palaisdaan po dito, si DDT Subanami. By the 100 hectares po yun, mga hipon Banami na inalagaan niya. Mga alagaan ng fish can dati yan. Siguro mga 2 hektarya siguro, pero hindi na ginawa ulit. Eto, may mga ibon na lumilipad balinsa sa ate yung mga yan. So dito sa harap ng Peaceport, ginawa nilang fish sanctuary. So dapat walang pwede mangisda, pero ano dito, no? May rama. Rama ang tawag namin doon sa mga ano, mga may mga kahoy na nakasalansan. Tapos kapag mag-harvest ng fish or titignan kung ipapatog ba nila or sa nga doon da, tatanggal yung mga kahoy or ilalagay muna yung lamad papalibutan, tapos tatanggalin yung kahoy. Dugmon at ang tawag nila sa Bisaya. Hindi ko nakalimutan ko anong. So kapag dinerekyo mo to papuntang Barangay Minanga, doon nagdugtong yung ilog sa kadagat. Kumbaga island na lang to, naging island na lang tong sentro ng Buguey. Dahil pag pumunta ka pa sa north, ayan, dinerekyo mo tong kalsada na to papuntang north, mga ano na yun, dagat na. So ilablog ulit natin mamaya.
Tara, tingnan natin. Ito, asal po yan, sumusunod siya sa akin. Bukatot, kung mapapansin may bukatot dyan, tapos yung mga mangingisda, yung talakabi style, yun ang hanap buhay ng mga mangingisda po dito sa Buguey. Yung talakab, nagpapain sila tapos lalagay ngayon. After several hours po, kukunin na nila. Titignan kung may laman na yan. Laman ng yung talakob nila dyan. May mga alimango dyan, usually maliliit, mga similya ang pinakuha nila kasi mahal din ang similya. Ambil na. So, eto, may mga alimango dyan. Usually yung mga similya ng alimango ibibenta nila, 25 atang isa yung mga bulik ni crab, tapos ibibenta sa Bulacan, ganun. So okay lang naman yun kasi ibibenta at saka alagaan, hindi naman masasayang. So ito along the river banks ay mga nipa, nipa yan. So ito mga hanap buhay ko dito, dito ako lumaki sa bahay ng Buguey. So, bali, usually dati may ispan ng father ko, yun kami pumupunta. So, dito banda yung ispan namin. Ang ano, tabi lang siya ng ilog. So, open yan, ilog na yan. Dati, itong masukal na yan, mga nipa, wala pa dati yan eh. So, maluwag dati. Pero, sinubuan na rin nag ano, tumaas na yung lupa. So eto yun ano, rama ang tawag namin dito. Rama, mapapansin nyo may mga tulos dyan. So yun, mga mangingisda yun, nagbabangka para magbenta ng mga huli. Pero usually ang bentahan dito mga huli nila yung mga galing sa pispan bandang alas 4, alas 5 para dadalhin naman sa Tugegaraw or Apari yung mga kalakal. So matatanaw dito yung St. Anne Church. Yun po. So yan yung mga bahay. So, lumalabas na yung haring araw. Pero doon ang ano, ang araw pero maulap. Sana umulan kasi matagal nang hindi umulan dito. So, usually yung kapatid ko dati nung pumasa ng PNPA, dito sinasama namin mag-jogging hanggang doon. About siguro mga 4 kilometers to. Madaling nagjogging dito pag umaga naman. Sinasama namin magjogging kahit yung kapatid ko dati na pumunta sa PNPA. Tapos hindi niya na kaya pumunta sa PMMA. Dito nagjogging bago pumasok sa academy. Yung pero mukhang hindi ko alam kung kumita or nalugi.
Pero dapat ano to, fish sanctuary. Breeding ground ng mga isda. Pero diyan kami nanguhan ng ano ng mga hipon, nangangapa lang kami. Tapos yung seaweeds or tinatawag namin dito na guraman, madami diyan. Yung binibilad ng mga tao, tapos bebenta per kilo, yung bilad na ginagawang jelly ata, mga gulaman ganun sa Manila. Or yung seaweeds na guraman, pwede mo siyang lagyan ng mainit, tapos lagyan mo lang ng kamatis, asin, isa-serve mo na konting suka, isa-serve mo na, kumbaga parang lato. Yan, madami po dyan, tumutubo kapag kapanahunan niya, kapag yun maalat na yung tubig ata, or kapag tag-ulan, wala. Kapag bandang mga ganito, yun hindi pa umuulan, yun madami. Pero usually doon daw ang madami, kasi yung kapatid ko, kumuha sila ng mga guraman, pagkain ng hipon daw, naglagay sila sa fish pond. Sana manguha tayo para makita natin. So ito yung view ng fish port, yung simbahan ng Buguey, saka yung gym. Itong mga hanap buhay kadalasan ng mga tao dito, mangingisda, fish farming, alimang, crab hunting, yung clam shell, shuk, madami iba't ibang ano, sari-sari pwedeng pagkakitaan dito, yung paggagawa ng pawit, bubungan, manipa, ito mahanap buhay po ng mga karamihan dito. So aside nun, mahanap buhay na dito, madami nakapag-abroad sa ibang bayan, mga seaman, ganun.